Hi, good afternoon. This is Aristena. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ini-invite kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Tanong ko lang, naniniwala ka ba doon sa sabi ng mga matatanda o ng mga ibang tao na kapag daw mahilig kang kumain ng sili, ay magkakaroon ka daw ng hemorrhoids o almoranas. Alam mo ba na ang hemorrhoids o ang almoranas, isa sa mga nakakapagpasakit sa ulo ng mga pasyente o ng mga tao na nagpapamedical. Diba, mag-a-abroad or mag-a-apply ng trabaho. Siyempre, required yung mag-medical. Actually, hindi naman talaga totoo yung sinasabi nila na ang sili daw, kapag madalas kang kumakain ng sili, magkakaroon ka ng hemorrhoids o ng almoranas. Hindi naman totoo yun. Ngayon, gusto kong malaman mo, ano nga ba yung mga pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng almoranas? At paano mo ito ma-prevent, may iwasan? Nang sa gayon, hindi mo ito maranasan. Maaaring nakakatawa kapag sinabi nating hemorrhoids o almoranas. Pero hindi siya nakakatawa kasi kapag nagkameron ka nito, magsiseryoso ka. Kasi masakit at hindi kaaya-aya sa pakiramdam. Ngayon, alam mo ba na kapag lagi mong pinipwersa yung pagdumi mo, isa yun sa mga dahilan para magkaroon ka ng almoranas. Ngayon, bakit nga ba nagkakaroon ng hemorrhoids kung hindi dahilan pala yung sili? Una kasi, pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng hemorrhoids is yung hereditary. Ano kasi yan? Pwedeng namamana. Pwedeng namamana mo sa magulang mo, sa mga lolo o lola mo na mayroong almoranas. And then ano pa, alam mo ba yung pag sumi-CR ka palagi at pinipresa mo na dumumi, isa yun sa nagiging cause para magkaroon ka ng hemorrhoids. Di ba madalas pag yung nagmamadali ka, alam mo, may lakad ka, gusto mo sumi-CR ka sa umaga para pagdating mo sa pupuntahan mo, hindi ka naman namumroblema. Isa rin sa nagiging cause kasi ang hemorrhoids kasi sa puwet kasi natin. Medo kasi mga vein yan, mga veins na kapag pinipersa mo, nagsisilabasan sila. At yun, kapag lumalabas na sila, yun yung nagiging hemorrhoids. Kita mo ba yun sa mga sa lig ng tao? Di ba pag bumibirit ka ng kanta, madami ugat, parang ganun din dun. Kapag ang hemorrhoids lumalala, lumagsisilabasan yung mga hemorrhoids hanggang sa lumabas yan sa labas ng puwet. Hanggang sa mag-external. Ano nga ba yung mga sintomas nito? Ang sintomas nito ay kapag yung tuwing dudumi ka, mararamdaman mo bakit parang pinupunit. Bakit? Parang ang sakit. Parang pinupunit yung pakiramdam. And then ano pa, isa pa sa mga sintomas nito, para malaman mo kung meron ka na, ay yung sobrang kate na yung puwet. Kating-kate, ewan ko, sabi mo parang kung anong meron sa puwet mo, bulati na ang sobrang kate. So tanda mo yun ha, kapag makate yung puwet mo, kaya kapag CCR ka para may pinupunit, nako, mag-iingat ka, meron. Ibig sabihin yan, may sintomas ka na ng hemorrhoids. Ngayon, paano nga ba, ano nga ba yung pwede mong gawin? Ang ina-advise ng mga doktor is yung high fiber diet. And then ano pa, kung hindi ka mahilig sa prutas, dapat ngayon magkakain ka ng prutas. Yung, ang sabi kasi ng doktor, 5 P's daw yun, 5 P, letter P. Pinya or pineapple, pwede rin papaya, prune juice, saka ano ba isa? May sinabi pa sila na letter P na na prutas na pwede mo kainin kasi mga kahit anong prutas ubulin na mayaman sa fiber pwede mo siyang kainin. Kasi gayon hindi ka na mag-suffer dudumi. Kasi sabi nga nila masakit daw talaga yan at nagdudumi ka pag gayo masyado na malala. Ngayon kung may pera ka naman pwede ka namang magpa-opera, magpa-surgery. Ang tawag doon ay hemorrhoidectomy. Kaso mahal yun saka mali, hindi naman siya 100% na talagang hindi nababalik kahit sabi kasi ng nurse na nakausap ko nung last week. Kahit magpa-opera ka, magpa-surgery ka, pwede pa rin siyang bumalik kapag hindi tama yung lifestyle mo. Halimbawa, pinipersa mo laging dumumi. Diba? O kaya kung talaga may lahi ka. Minsan nagkakaroon din yung mga, lalo na yung mga babae pag nanganganak. Siyempre, pinipersa nilang umire. Ngayon, nagkakaroon din sila dun ng hemorrhoids, pwede rin maging dahilan yun. Kaya, seryosohin mo to, hindi nakakatawang topic ang hemorrhoids o hindi nakakatawang pakinggan. Kasi may doon din kahit mga doktor nga, nagkakaroon din ito kasi lahi talaga. Kaya may mga gamot naman pwede mong inumin, pero hindi naman lagi maganda rin na inom ka ng gamot. Saka, hindi lahat ay nadadala, lalo na kung malala na. So, hanggat maaga pa, ay i-prevent mo na yan, iwasan mo na, solusyonan mo na agad. Nasa gayon, hindi ka na mag-suffer sa bandang huli. At isa pa sa mga pinapayo ng doktor ay, sabi, uminom ka ng maraming tubig. Yan. So, review lang tayo ha. So, ang kailangan mong gawin, kumain ka ng, sabi ng high fiber diet, at kumain ka ng mga
prutas, papaya, pinya, or pwede ka rin uminom ng prune juice. Tapos, inom ka ng maraming tubig. Yan, huwag mo kakalimutan yan. Mahalaga ang tubig. Huwag mo basta binabali wala ang tubig. Tubig, tubig, tubig. Uminom ka niyan. Kasi mahalaga dapat, kung may doon ka hemorrhage, dapat laging malambot ang yung dumi, hindi matigas. Kasi pag matigas yan, ako, para ka na yung paglaban kayo, MacArthur niyan. Ano ba yung dapat mong iwasan kapag meron kang hemorrhoids? Ang sabi ng doktor, ang mga dapat mong iwasan, dalawa sinabi niya yun, ng doktor na nakausap ko. Una, yung maanghang. Kasi hindi naman talaga siya nagiging cause para magkaroon ka ng hemorrhoids. Pero, natitrigger niya yung hemorrhoids yung para lumala at sumakit. So, kapag ikaw may doon ka sintomas ng hemorrhoids o may hemorrhoids ka, huwag ka nang kumain ng maanghang na pagkain. Iwasan mong sinya. Ano pa? Yung maasin, suka, o yung mga maasim na pagkain. Mga sinigang, iwasan mo rin yung mga maasim kasi hindi rin siya maganda. Baka lalo lumala yung hemorrhoids mo. Kaya huwag ka nakakain ng maasim. Dapat ang sabi nga, sabi ng doktor, ang dumi ng tao, kapag, di ba, pag dumudubi ka, pinuputol mo yan. Dapat daw, kapag pinutol mo yan, ang healthy ay parang toothpaste. Di ba, pag kumuha ka ng toothpaste, yung dulo ng toothpaste na pinutol mo ay matilos. Parang ganun din siya. Dapat ganun. Hindi yung pag sumisiyar ka ay buo-buo o matigas. Mahirap yun. Hindi yung makakatulong para lalo pang malalala ang hemorrhoids mo. Sasakit. I hope na na-enjoy mo tong vlog na ito. Nawa, yun makatulong sa iyo to. Sa hinaharap. Okay. Medyo pahinsin ako sa video kasi medyo magalo kasi hawak ko siya. Pinaalis kasi ako sa pwesto ko kasi naka-break time ako. Yung kasama ko hindi naka-break time. On duty na siya. Kaya yun. Wala na ako. Nakatayo ako. Hawak ko ngayon tong camera. Kaya medyo magalo siya. Ngayon, mag-subscribe ka para sa gayon. Yung mga i-upload ko pa ay mag-i-updated niya. Yeah. Kaunting kaalaman pero makakatulong sa atin. Okay? So, subscribe ka lang para lalo pa akong ganahan mag-upload ng mga videos. Thank you and God bless.